Yo! What's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo sa aking YouTube channel. Siyempre, sa mga di pa nakakapag-subscribe, subscribe kayo para updated kayo sa mga ilalabas kong kaululan. Yo, nandito na naman tayo sa video reaction. Siyempre, alam nyo na. Ganun lang ulit ang gagawin natin. Papakinggan natin yung mga linya nila. At magbibigay tayo ng komento kung ano yung masasabi natin dun sa linya nila. At ito sa isa to sa mga controversial na battle dito sa PSP. Dito sa Pangil sa Pangil, Matira Mayaman. Ito ay laban ni Jay Black versus Mot. Tara, panoorin natin. At magbigay tayo ng komento kung ano ba masasabi natin. Yeah, umpisa na natin, game! Mot, nanalo ng coin toss si Mot. Pinili niyang mauna si Jay Black. Huling laban ng gabi. Matira Mayaman, Pangil sa Pangil, sagbaga na! Yeah! Pawas gol ba? Ra! Sige, sagbangan! Matira Mayaman! Tapos una kong kalaban si... Fuck! Madaoy, kaya? Kaya! Ang angas nung intro ni Jay Black dito. Parang sinasabi niya sa mga tao na kahit si Mot yung kalabang ko, parang inaano niya rito na kaya ko si Mot. Kayang-kaya ko si Mot talunin ngayong gabing to. Parang ganun yung gusto niyang iparating sa mga Cebuano. Pag nung tinanong niya kaya, kaya. As magandang motivate 'yun. Isa ang kamot sa mga idol si Mot. Tagahangang na late, oy! Aware ba kayo kung paano tayo nito kinengkoy? Ahon 7, sabi niya. May bagong salta na naman tayong mahuhold up! Nakapag-eroplano ka lang, bisakol, feeling cool ka na at fame boy. Pinagsasamantalahan lang yung tulad mong dayong ignorante, agay-agay. Yaga-yaga! Kay Fangs, nakangiti ka pang sinabi yun. Nga, kay Fangs niya pala sinabi yun. Yung ang mga probinsyano dito sa Maynila, hinuhold up lang mga ignorante. Yun yung sinabi niya kay Fangs. Gandang silip nun. Dahil lalo ngayon na nandyan si Mot sa lugar ng mga Cebuano, nandyan siya ngayon. Magandang silip yun. Parang inaano na siya ni Jay Black dito na parang kawawa ka ngayon dito. Nandito pa naman yung mga nilait mo. Game. Gago! Malas mo lang kasi tumatak yung sakin. Ngayon ikaw naman yung fame boy na dumayo sa lugar ng mga ignoranting bisakol. Tingnan natin kung may ma-hold up ka ba sa amin. Pag jologs ba, Bisaya agad? Yan ay excess pagmamalabis. Oo, XS. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Wes, huhubaran kita ng kumpiyansa. Mali ka nang dinayong strip. Pag tinadad kita ng saksak, makikita nyo sino malakas yung drip. Yeah! Lakas nun. Malakas yung drip. Kasi butas-butas na damit. Last nun. Bisakol ba manamit? O mas formal ka nga ngayon? Halata nga na Tagalog kitang-kita sa barong? Mas magmumukha pa tong basahan dahil sa tagpi-tagpi? Dahil pagtapos ko to lapatan malamang tahi-tahi. Di ba gusto nyo hati-hati? Iniinsulto nyo kami the way we speak? Bisayang apokalipto tong kabif. Alam mong may punto pag nag-spit. Apokalipto, yun yung movie na yung bida, gumamit siya ng sumpit. Sinumpit niya yung mga kalaban niya na tinusok niya sa likod ng palaka na may lason. Lakas nun. Sa mga hindi nakakaalam, isa rin yun sa mga pinang-aasar kay Jay Black na kamukha niya yung bida ron sa Apokalipto.
kamukha daw ni J-Block yun. Tapos nagamit niya yun dyan, nagamit ngayon ni J-Block na pantira yun dyan. Tapos ang ganda pa nung punto niya sa mga spit dun sa dinudura na yung pinang titira dun sa mga kalaban. Ganda nun. Dahil matapang ka at nagawa mo na, sige nga, sabihin mo ulit, Bisakol. B? Sa? O ba't bumahag buntot mo, Gar? Tingin nila, OP ka? Oo, OP ka, putang ina mo, wala ka sa lugar! Yabang ni pistolero at kaplastikan mo, bibigyan ko ng hangganan. Pati si pistol, dinali, oh. Tung humble kasi gumaganto sa kada laban. Home court advantage. Pinagtanggol ko lang yung crowd na niloko mo at pinakinabangan. Crowd reaction, mukhang mas iyong kailangan. Nakapag-alay ako ng lechon de Cebu sa ahon 14 na hindi nang lilimos ng palakpakan. Na hindi... Laban niya kay pistol yata yung tinutukoy niya. Oo, nung ahon 14, laban niya kay pistol. Nang lilimos ng palakpakan, ako yung may pinakamalaking ambag sa pinakaing granding handaan! Main event ka nun! Tapos wala ka man lang pinakita na panggulat. Naalala ko tuloy si Luxuria. Pinakawalang kwentang nag-main event sa gubat! Oo nga pala, nung main event si Kuya Sherman tsaka si Luxuria dun sa nakaraang gubat. Oo, main event pala. Pati si Luxuria inabot ah. Pansin nyo si Mot, humina ng mga sulat di tulad noon. Kung sa bagay, madali lang talagang ma-burn out yung ningas ko gon. Nasa kanya na lahat ngayon, kaya di na siya motibado. Habang ako, paangat pa rin yung sargo. Iba yung motivated lang sa tao na dedikado. Bakit? Kung nakaharap mo ba yung mga line marker ng 3GS, kaya mo makipagsabayan? E kaya lang naman notorious yung pangalan, iniiwasan kasabayan. Mga gurang ng uprising, nilabanan. Para yung standing, maigapang. E kaya lang naman lumuhod, mga tala, wala na sa kalakasan. Oo nga, no? Oo nga. Walang nakalabang 3GS si Mot ng one-on-one. Oh, walang nakalaban. Pero hindi ko sinasabi na kung nakalaban niya yung mga line marker ng 3GS. Tagilid siya, hindi. Kumbaga, tama si J-Block. Kumbaga, wala nga nalabanan si Mot na 3GS na line marker. Oo, kasi ang mga nakalaban na agad ni Mot, mga ano na agad, mga old god. Pero kasi, si Arik kasi parang deserved na kasi ni Mot yun na lumaban na agad sa mga tala, kumbaga. Kasi sa pinakita niyang undefeated, tapos isa buhay champion, parang sapat na yun para lumabang ka sa mga veteranong hinihingi ng iba. Para sa akin, deserved ni Mot yun na makalaban niya na yun. Tapos siguro, bonus na lang kung makakalaban niya yung mga lane maker ng 3GS. Yan, sila Leap, MZite, Pistol. Yan, siguro mga ano na lang din yun. Kumbaga, yun na lang din siguro yung mga pagtatapat-tapatin kapag siguro nasa tamang panahon na. Pero ito kasi, nung sinasabi kasi rito ni J-Block na hindi niya nakalaban, siguro kasi si Mot nun, kumbaga may napatunayan na, tas parang doon na siya pwedeng itapat sa mga yun. Pero ang gandang silip nun, magandang silip yun. Oo nga, maganda yun. Kaya nagka-spotlight ang isang yan. Gamo-gamo nga naman. Kasi yung light na tinatapatan ay yung light na magaan. Title ng album niyang, Panalo Ka Sa. Abay akmang-akma nga sa kanya. Kasi pag sigurado na panalo, doon lang siya kumakasa. Kaya... Ganda nun! Pag alam niyang panalo, doon lang siya kumakasa. Panalo Ka Sa! Ano yun ni Mot? Album ni Mot na nilabas niya na itong nakaraang taon o ngayong taon. Check nyo rin. Nga pala, sobrang gaganda ng mga kanta na yon. Sobrang lalakas ng mga kanta na yon. Kaya si Mot, isa to sa mga malulupit na
rap artist dito sa Pinas dahil puro reality bites, puro makatotohanan lahat ng mga nangyayari. Lakas nun, panalo ka sa. Tangina ka! Undefeated pa talaga tong gagong to? O mahihina lang nakakalaban niya? Mapagkumbabang kampiyon ng mga tao, oh? Rasista sa kababayan niya. Wala kang pinakitang totoo. Kaya ngayon nakarma ka nang dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka. Ganda nun. Nang dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka. Kasi ayun yung intro lagi ni Boss P. Ginoo, magpakilala ka. Tapos inano niya ron sa nang dahil sa PSP, nagpakilala ka ng ugali. Ganda nun, gandang pang-ender yun. Lakas, lakas nung round 1 ni J-Block dito. Sobrang linis din. Siguro lalo sa live. Kasi tangina, sabi nila sa live daw talagang sobrang lakas daw ni J-Block eh. Ngayon, pakinggan natin round 1 ni Mot. Si Mot parang bagong gising eh, oh. Nakalabas pa yung pusod eh. Round 1, Mot, let's go! Yo! Binring up niya yung laban ko kay Fangs. Lumalapit sabay angil ng angil. Alam mong tinalo ko na yung Fangs tapos sa akin ka pa nakipagpangil sa pangil. Ganda nun, ganda ribat agad nun. Tapos sabi mo, narinig ko, yung panalo ko hindi pa magkakaroon ng hangganan, bro. Totoo yung sinasabi mo, talagang mahihina mga nakakalaban ko. Angas nun. Angas na ribat na yun. Mahihina nakakalaban ko. Pala, hindi nga naman siya tinalo. Mahihina talaga. Ganda nun. Game! Maayong gabi sa inyong tanan. Di ko na patatagalin to. Baliktara na agad yung tipong maaanin to. Simple lang. Huhulaan ko ang mga gagawin mo. Huhulaan mo mga gagawin ko. Kasi puro prediction po sa FB. Di mo malaman kung play safe o maagang reasoning. Minamaliit kanyang sarili, gusto underdog sa scene. Para kahit bumanat lang ng easy, mukhang magarbo yung dating. Yan ang strategy niya bilang MC. Puta, mind conditioning. Gandang silip nun. Oo nga, no, magandang silip yun. No, parang pinapakita mo sa tao na eh, ano, kumbaga, mahina lang ako. Mahina lang ako. Hindi ko alam kung makakasabay ako dun sa idol nyo o dun kay Mot. Gandang ano no, na pinapalakas para lumakas yung tira mo, pinagmumukha mong mahina yung sarili mo para magkaroon ng boom! Magkaroon ng ano yung bigla yung linya mo na kahit mahina, lalakas kasi hindi nila inaasahan. Ganda ng silip na yun. Ganda na yun. Tara. Puro paawa mga hirit. Putang inang to. Sinali lang daw siya para may taga-benta ng tiket. Eh di buti alam mo. Kasi nang nalaman niyang sa UBEC magkaka-PSP hala. Yung isip sinara. Lumipad agad pa Maynila. Pumirma ng kontrata para masingit si tanga. Pagbalik, imbis na pera, goma-gomang tiket yung dala. Yung akala niyang mataas na TF, ticket fee pala. Tanginang TF yan, commission base. Para lang makabattle, pumatol, todo hassle si idol. Ang masakit, hirap ka na nga mag-isip ng quotable, may quota ka pang hinahabol. Habang kami, inimbitahan para sa battle, talagang sagbangan parang hayop. Yung PSP namin, pangil sa pangil. Ikaw, para sa papasok. Napansin ko, round 1 ni Mot. Parang puro jokes tong inabot mga binabato niyang linya. Puro jokes. Nanibago ako dito kay Mot. Puro jokes yung binabanat niya. Siguro nagpapainit pa lang. Pero ngayon ko lang kasi narinig mag-jokes ng ganun si Tomas. Kumbaga parang dati kasi pag round 1, pinupok-pok niya agad eh para maramdaman ng kalaban na yun na mo, ibang kampiyon tong kalaban mo. Dito kasi puro joke siya na nagpapainit pa siguro. Tanyo naman, sa
roster ng matira mayaman, halatang pinalit lang to kay Apex para tipid yung budget. Lahat pwedeng ipambato habang ito pang side bet. Pagdating din sa letrahan, lahat may hype yung talent, kilala sa skills o style set. Sa daming pangalan, J Black, iyo lang yung silent. Iyo, silent. Ah, basta pagtapos ko kay Sayad, tanong nila sino na sunod. Nung sinabi kong si J Black walang interes na malugod, nagkampyon ka na't lahat, parang di ka pa rin napanood. May JBL na sa alias, hindi pa rin siya matunog. Lakas nun. Nanggaling sa EU, silent. Nanggaling siya sa EU na silent. Tapos, bumagsak pa siya doon sa JBL na hindi matunog. JBL, speaker yun. Yun yung mga JBL na speaker na ginagamit natin. Ang lakas nun. Para siyang nag-reference ng mga tunog. Yung sa silent, tapos eto sa tunog. Ang galing nung ang galing nung pagkakadikit nung bara na yon. Ang lakas. Naglaro siya dun sa pangalan ni J Black. Pinaglaruan niya yung JBL, yung EU, na parehas bumagsak sa tunog. Ang galing, silent, tas yung tunog, hindi pa rin matunog. May JBL na, ang galing. Galing nung ginawa na yun. Galing nung linya na yun. 21 champion tong ugok, kaya nag-feeling panalay. Wala namang respeto at pagkilalang tinangay. Pagtapos mag-champion, epic. Naging nobody na si Bay. Parang Sebastian lang tong JB. Kasi yung hype niya nung pandemic, bigla ring namatay. Oh, baka mag-rebat. Biglang makaisip ng vengeance. Di ako si JB Sebastian. Ako si Jaguar. Big P sa Cebu ang i-a-assume niyang resemblance. Pwes papaalala ko lang ulit, taga-benta ka lang ng tiket, taga-hakot attendance. Imbis na Jaguar, baka gwardya, doon ka nakatoka sa entrance. Yung Jaguar, alam ko eh, yung parang sikat sa Cebu yun na parang ano yata yun sa ano? Sa... Di ko alam kung sa ano siya, kung anong linya niya dun, parang... sa mga illegal yata, yun yata yung ano ng Jaguar. Yun yung ni-reference ni Mot dyan na imbis na Jaguar, gwardya, dun ka sa entrance. Yun siguro yun, yung Jaguar. Yung Jaguar, gwardya, napakasimpleng baliktaran pero nabibigyan ni Mot ng malakas na meaning. Alam mo yun yung double meaning nun. Pag binalik si Mot, napakahusay talaga sa ganong paglalaro ng letra. Sa labas ng battle rap, isa ka lang mahinang uri na makata. Kampiyon na wala man lang, kantang naiukit yan sa masa. Kaya sa pangalan mong dala, isipin mong mabuti at mahiya ka. Naturingan kang JB, pero sa music, di ka kilala. JB na naman, sa pangalan niya na naman. Yung JB, JB Music, yun yung mga bili ng equipments ng music, ng mga banda, mga gitarist. Ngayon, naglalaro si Mot dun sa ano, no, sa pangalan ni J Black. Dun siya naglalaro. Puro sunod-sunod na nameplay yung ginagawa niya rito. Puro malalakas din. Na ano lang kasi parang tinutulugan siya dito. Pero lalakas ng mga binibitawan ni Mot dito. Marcial Bonifacio na body bag pa lately. Lalong nanliit tong JB. Wala nang ang music, wala ring gig, hindi pa umubra sa MB. Pero ika nga ni Iho, pwede manalo kahit sino. Wala yung biro bagamat. Di rin lahat ng nananalo nagiging tipong alamat. Tulad mong may titulo pero hindi nga bumakat. Kinalimutan na agad, ginagamit mo na lang yung salitang puso ng kampiyon kasi alam mong sa isip nila hindi ka tumatak. Kaya ang estratehiya, magpakababa, pampaawa para yung sulat maapuyan, makagulat at paboran. Yan ang puso ng kampiyon na may utak ng talunan. Lakas, naibalik niya yung linya niya nung umpisa. Yung sa underdog, yung ginagawang underdog yung sarili. Tapos yung pinang-ender niya, ganun pa rin. Na parang puso ng kampiyon na may utak ng talunan. Parang
pinagmumukhang mababa yung sarili para yung sulat maapuyan. Alam mo yun, yung ender tsaka yung enter ni Mot, magkarugtong. Iisa ng ano, lakas nun. Sobrang lakas nila parehas. Parehas sa round 1, sobrang lakas. Kung i-scorean ko sila para sa akin, parehas siguro tie sila rito sa round 1 para sa akin. Kasi yung mga linya ni Mot, malalakas din yung mga linya ni Mot, kaso siguro natulugan lang. Siguro papainit pa si Tomas. Pero para sa akin, tie sila rito. Tie sila rito sa round 1 para sa akin. Pahinga natin round 2. Mahilig talaga sa gano'n si Boss P. Yung mga out of nowhere na ano, mga sinasabi. Parang katulad nung sinabi niya na sa laban namin ni Righteous, ewan ko, hindi yata na record yun. Yung parang kung sino maririnig kong pinakamalakas sumigaw, bibigyan ko ng kamay ni Badang. Saan kulit? Lagi niyang binubunot niya si Badang. Ulit niya ni Boss P. Shoutout kay Boss P. Go! Tangina! Akala ko magbe-beast mode. Wala pa rin akong lupit na nakita. Naghahabot ng kota. Tangina, pasalamat ka. Ang tawag dyan, partida. Ang panginang to, napakahambugero. Siya daw naghahakot ng atensyon. Bumenta nga lang yung ticket nung na-upload yung battle namin ni Pistolero. Ganda nun. Gandang rebat nun. Parang totoo naman siguro kasi taga dyan, siya yung nagbenta ng ticket eh. Kumbaga dahil sa kanya, kaya dumami yung pumunta. Dahil sa kanya kasi siya yung nagbenta ng ticket, pero ang ganda nung sinabi niya na nung napanood yung battle ng Le Pistolero, kaya nagka-interest yung mga tao sa susunod niyang laban. Kaya dumami yung tao. Ang gandang balik nun. Gandang rebat nun. Lakas, malakas yun. Ang daming bumili sa akin dyan, oh. No. Diba? Inanga, natawa rin si Tomas, eh, oh. Natawa rin siya, eh. Inangasang katuloy. Inangasang, oh. Tayo bumili dyan, oh. Gago ka ba? Wala akong utang na loob, ha? Inangasan, eh. Marami ang nag-aabang paano kita i-dissect ngayon. Yung stilo niya na baliktaran, isa din ako sa nabibilib doon. At dahil na-addict kayo at naging obligado siya, pinipilit niya na lang talagang gawin yon. Malakas ba na stilo? Oo. Kaso ang tanong, kung effective pa rin ba hanggang ngayon? Kung nakilala ka lang bilang nagbabaliktad ng salita, habang ako nakilala bilang nagbabaliktad ng sitwasyon. Lakas nun! Ang lakas nun! Nagbabaliktad ng sitwasyon. Dahil nung laban ni Mot, ay dahil nung laban ni Pistol, tsaka ni J-Block nung ahon, sobrang ganda nung pinakita ni J-Block doon na hindi inaasahan yun ng ibang, ng hindi inaasahan yun ng lahat. Dahil yung mga huling laban kasi ni J-Block, hindi naman mahina, pero hindi ganun kalakas gaya nung pinakita niya kay Pistolero na talagang na-outplay niya si Pistolero doon, talagang na-overpower niya si Pistol doon. Galing. Galing nun. Nagbabaliktad ng sitwasyon, no? Lakas! Ano? Para lang maibalik siya sa mapa at maihype ulit, ginawang scripted yung interview namin. O bakit di totoo, boss? O pakyo kayo kung di kayo ang... Ang ina, no? Pinakyo, eh. Pinakyo si Boss P. Gago, eh. Salbahe. Black! Sabihin mo patay, sasagutin ni Mot niyang yatap. Para lang ma-hype ulit yung stilo niya, pinagmuka akong tanga. Puta, sa flip-top, hindi tayo ginaganto. Kung sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Phoebus, halata naman sa biyak mo sa noo.
Ganda nun. Gandang angulo nun. Umpisa pa lang to ng round 2. Gandang angulo agad yung nasilip. Lakas. Lakas nun. Eh, si Mot kasi may pekas yan dito eh. Hulugan pala ng barya yun. Lakas nun. Lakas. Tingin nyo doon, brilliant idea? Kung matalino si Peebles, di niya tayo paghaharapin sa first round. Kung matalino si Peebles, di kanya papabadibag sa harap ng best round. Kung matalino... Isa yun. Isa yun sa mga parang napakahirap para kay Mot na lumaban. Alam ko, first time ni Mot lumaban sa ibang mag-out of town. Alam ko, first time ni Mot na lumaban sa Cebu. Kumbaga, syempre, hindi ano ni Mot, alam ni Mot na best crowd tong Cebu, pero hindi niya pa nararanasan kung ano yung pakiramdam ng lumaban nang wala sa Maynila, nang wala sa Quezon. Ito, first time niya to, alam ko eh, pero sobrang lakas nun, gandang silip nun. Yun ang hindi na, siguro hindi isa yun sa hindi inaasahan ni Mot. Pero si Mot, sanay sa maraming crowd eh. Dito lang din siguro siya nanibago. Lakas nun, ganda nun. Dino si Peebles, di kanya papalapas sa bagong ako na mala Greyhound. At walang undefeated dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. Oo nga. Dito kasi, bagong record to. Hindi to kasama sa flip top. Start to ng, ano, ng PSP. Kaya parehas silang, kumbaga parehas silang, ano rito, rookie. Parehas silang nag-uumpisa pa lang dito sa PSP. Kaya, hindi anticipated si Mot dito. Ganda nun. Ganda nun pagkakasabi ni Jay Black dun. Na hindi ka mas mataas sa akin. Pantay lang tayo pagdating dito sa PSP. Galing. Lakas. Lakas talaga ng crowd ng ano. Crowd ng Cebu. Kahit kailan. Sobrang supportive yung mga yan sa rap battle. Sobra. Shoutout sa mga Cebuano. Congrats! Gumawa ka ng kanta para sa mga nagsyashabu. Gumawa siya ng album para sa mga nagsyashabu. Pero di ka nagsyashabu. So paano mo yun pinagsusulat? Gumawa ng kanta para mamulat yung mga adik, eh matagal na yung mulat na mulat. Hindi ko sinasabing magshabu kayo. Mulat na. Oh. Pero kung na, anong ma... Di ba? Di ko sinasabing magshabu kayo. Ang punto ko, mas dapat intindihin nyo sila. Hindi sila yung salarin. Lahat tayo adik rin. Yung kinaaadikan lang natin ng iba-iba. Maparabatel o kanta. Para panalo ka sa kalaban mo ah. Akusahan mo na adik, di ba? Kaya hipokrito ka. Imbis na yung sistema, kalabanin yung tinira mo mismo, yung biktima. Tol, magkaiba kayo. Oh, sa panalo ka sa kasi, yun yung isa yun sa mga ano ni Mot na kanta dun sa album niyang panalo ka sa. Isa yun sa mga sobrang gandang ano, sobrang gandang tema ron na inaano ni Mot. Na inaano niya yung mga nalululong. Yun yung sinilip ni Jay Black. Ganda nun. Eh si Jay Black din, parang ano siya eh, parang lagi niya kasing sinasabi na dati, noon ha, sinasabi niya nagsyashabo siya. Ganda nun, parang naisali niya sa sarili niya yon, na parang biktima, mga biktima yung tinitira mo. Yun yung, yun, gandang silip nun. Yon ang pinagdaanan. Sila sa kaliwa, ikaw sa kanan. Kaya wala kang karapatan para husgahan sila sa mga bagay na di mo pa nararanasan. Samantalang, sa kanta mong ginto, sinabi mong tumatanggi ka ng maayos, di ba? Kaya anong alam mo sa kalakaran kung di mo naman nasuot mga sapatos nila? Kasi nga may sasakyan na, kaya kung san-san na pumaparada. Pero wala ka pa rin lisensya sa takbo ng gulong ng buhay sa kalsada. Mga haliging inaanay,
mga buhay inaalay, nagbabato ng bato lang sa ganun may bumalik na tinapay, ano? May bumalik na tinapay. Ganda nun. Parang may narinig na ako nun dati. Hindi ko lang alam ha, pero parang may narinig na akong gumamit ng linya na yun. Pero parang may narinig na ako eh, na ganun yung linya eh. Nagbabato ng tinapay. Pero ang ganda nun, gandang linya na yun. Para sa mga ano, nagbabato ng bato para may, parang sinasabi niya na nagtutulak. Yung iba nagtutulak para makakain. Itutulak na gagawa nilang magtulak ng illegal na droga para lang may mapakain, may mahain sa pamilya. Lakas nun. Pero parang may narinig na ako. Hindi ko lang sure kung kanino. Kung kay Tomas ba? Parang narinig ko kay Mot. Ay, kay Mot nga. Narinig ko ata kay Mot yun. Yung linya na yun. Sa kanta. Parang narinig ko yun, yung linya na yun kay Mot. Hindi ganun na ganun na, pero parang pareha sila ng tot eh. Yung parang sa pagbato ng, kaya nagbabato ng tinapay, kaya nagbabato ng bato para may mauwing tinapay. Parang narinig ko yata kay Mot yun. Hindi ko lang sure ha, pero parang kay Mot ko narinig yun. O kay Shanty Dope. Pero ang lakas ng linya na yun, ang lakas, malakas yung linya na yun. Yan tulak ng kahirapan, sabi nga ni Balakid. Kaya bobo ka, alam mo bakit? Kasi liability mo na sa Cavite na dumadami na yung asset. Sarap mong lagyan sa ulo ng basket, sabay iwanan bangkay mo sa street. Tupak makapili, rapper na preacher, kaso nga lang din snitch. Maraming galit sa mga kumakanta ng adik. Kaya di malabong bumulagta ka ngayon dito sa pangil sa pangil. Kasi nasa Cebu ka. Maraming nanonood dyan. May ganda pa naman ako tungkol sa mga addict. Sa mga nag otab, sa mga nag gourd. Nga pala, promote ko na rin. May kanta ako rito sa YouTube channel ko. Title, Shabu Pa. Mahinga nyo. Kanaparok sa pasil. Bog-bog! Kinain tong kamao. Ika'y mawawalan ng kamalayan. Tsak inabot mo inabot kung usapan hand to hand. Ika'y magiging kawalan. Kahit tingin nila ikaw yung stronger. Pagkatapos kung mag-punch, sunod yung void. Tang ina, mali yung order. Ika'y nasa upper. Cut ng under. Dog, last pa sa ranking yung place. Knockout pa rin yung undefeated na MVP, Michael Venom Page. Kainin mo tong mga naipon ko na rage. Kahit magtawag ng enforcer, tsakulata. Well, snitches get stitches. At yun ang batas ng kalsada. Pasalamat ka na lang, amigo, na nagkaharap na tayo dito. Ngayon nasaksihan nila mga testigo na kaya ka na lang talunin na kung sino. Nasa sayo na yan kung papalaguin mo pa yung inaalaga ang 13-0. Kung yan na lang ang may pagmamalaki mo mismo, ba't di ka na lang magretiro? Haba ng rounds mo ah. Haba ng rounds mo ah. Galing na no? Kung yun na lang yung inaalaga mo, ba't di ka pa magretiro? Yung 13-0 na yun. Galing, galing nung round 2 ni J Black, lakas! Lakas nun, natawa pa si Moto. Lakas nun. Mas malakas sa round 2 ni J Black kaysa sa round 1, mas malakas nung round 2 niya. Ha, pakinggan natin round 2 ni Tomas. Round 2, Mot, let's go! Yo! Kung pinakinggan mo talaga ang mga kanta ko, alam mo dapat na nagmamalasakit ako kasi ako'y galing din ilalim. Pero sige, ako na yung may panalo ka sa total. Makakatikim ka sa akin. Sa mga di nakakaalam, galing na ako dito noong Disyembre. Rapolo, Turbo Hectic, Connection 4, tanda pa? Headliner, Mot at... Ah, nakapag-perform na pala si Mot
sa Cebu, pero siguro kanta. Pero hindi battle. Nagaling na pala siya ng Cebu. Sistre, tas nung si Jomar di kasama. Tas laging tinitira si Apex, ginawang competitor sa bara. Ikaw nga sa sarili niyong hometown event kahit sa Manymore, wala ka. Kung ganun bilang kampiyon, parang wala kang ang kwenta. Ang masakit pa punyeta. Balita ko kahit sa tiket, di ka pinayagan magbenta. Tang inayawa! Ha ha ha! Gagi kawawa, may nalalaman pang ra-ra-ra, tas di siya niyaya. Ganda nun ah! Ra-ra-ra, tas di siya niyaya. Hindi ka niyaya. Sa mismong event mismo ng lugar nyo, tapos kampiyon ka, hindi ka sinasama sa mga gig. Sakit nun. Kasi bilang artist ka ng lugar nyo, tapos hindi ka nakasama, parang syempre, bakit di nyo ako sinasama? Masakit yun ha, yung sa totoong buhay, masakit yun. Pag may mga ganong ano, pag sinabi ang artist, gago rin, tapos hindi mo trarara, tapos hindi ka sinama. Sariling lugar, OP, wala man lang booking na tinamo, yung pagka-champion mo, corny, wag kang assuming tang ina mo. Purkit dark horse sa tourney, maangas yung story, wala yan sa narating o nilayo. Di mo masasabing maganda yung journey kung ang pangit ng touring nila sa'yo. Tas pinatato pa sa balat yung samahan nila, aba. Para kang nag-aksaya. Isipin mo yun, kampiyon pa ng Luzon, inimbitat pinababa. Ngayon paano ka uubra? Kung sa sarili nyong ganap, di ka man lang inabala. Hindi ka pa nakadama. Yung mga kasama mong Bisaya sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Di ko lang alam kung may iba pang ibig sabihin yung asa ka sa Bisaya ah. Yung inirapan siya ni J Block. Oh. Tingnan niyo mata ni J Block dito. Kago ka. Inirapan. Pero baka nga abala. Kasi may bagong pauso to si J Block. Pansin nyo ba? Wala na yung panghudlom niya na get up. Kala mo laki ng pinagbago nung natuto magpa-haircut. Yung karakter ni Gago biglang naging good boy na na-airpat. Pero bilang kapo ama, talaga namang nakakatuwa. Kadalasan sa battle, yung anak ina-angle, dama mo yung pag-aaruga. Anak, pag napanood mo to, sana proud ka sa akin. Ang kulit na mukha nito mas dito eh, no? Pag napanood mo to, sana proud ka sa akin. At ang mas nakakaluha, a few moments later, bigla mong i-coconnect sa bars na nagsasabu ka. O, diba? Nagsasabu siya. Ang galing mo, brother! Ang talinong father! Pangarap niya yata sa maliit niya na supling lumaking supplier. Supplier, no? Supling, supplier. Ang ina to. Gago nito si Tomas, no? Si Raulo. Oh, pero seryoso, joking aside. Paano pag yung anak mo nag-mature na sa life? Bigla ang magtanong sa mahal mo na wife. Ma, tatay ko pala si J Block. E ba't ang lakas niya mag-whites? J Block, ang lakas niya mag-white, mag-drugs. Tinulugan yung mga ganong linya ni Tomas dito. Pero ang lakas nun. Tatay ko pala si J Block, but ang lakas niya mag-white. Lakas nun, tinulugan, sayang. Pero ang gandang silip nun na tungkol sa anak tsaka sa tatay. Ito, umiikot na to sa pagiging daddy ni J Block, tong angulo na to. Yung pagdodroga, pagiging daddy niya. Dito na, umiikot na rito. Titig ka. Di naman sa dumidikta. Pero kung usapang pagpapakaama, dapat lang committed ka. Hindi yung mas committed ka. Mag-ingat sa bawat sasabihin, baka pati mali, manahin.
responsibilidad sa pag-iisip ang mahigpit aralin kung sa edad lang susumahin na kahihigit ka sa atin. Pero Father Time is undefeated. Mas makinig ka sa akin. Kaya bago ko matapos, i-recap natin tong round 2 para sa plot ng story mo. Bilang champ, hindi ka icon at sa pagiging ama ang phony mo. Yung dalawang angel umaayon sa nagets mo yung logic bro. Talagang hindi ka irerespeto bilang champion kundi mo nga ma-handle ng maayos yung trophy mo. Galing. Trophy. Anak. Champion. Yung trophy kasi kadalasan ginagamit yun kapag pag mga binata tapos nagkaanak, oy may trophy ka na. Round 2. Malalakas yung linya ni Mot, kaso natulugan lang. Malalakas ng ibang linya niya eh, natulugan lang eh. Siguro, bigay ko kay J-Block yung round 2. Siguro, puntosan ko ng... Siguro, puntosan ko si J-Block ng 9, tapos si Mot 8. Malakas ni J-Block nung round 2. Tapos kay Mot. Malakas eh. Kaso malakas yung mga sulat kaso tinutulugan eh. Itong round 2 bigay ko kay J-Block. Yeah, check natin round 3. Round 3! J-Block! Let's go! Tangina Mot, naubusan ka na ba? Ha? Wala na ba? Ha? Tanginang to? Pag ito nanalo pa, putang ina nyo. Pag ito nanalo pa, putang ina nyo. Diba? Mga ano, talagang dapat bulob mo. Pag ito nanalo, putang ina nyo, mga orado ah. Ang bubobo nyo. Oh, usapang anak. Sige, ganahan ka. Ganahan ka. Napanood nyo yung Fast Money Round with a Family Feud? Sabi ni Ding Dong oh. Handa na ba kayo sa makapigil hininga na fast money round? 20 seconds on the clock, please. Pwede mo nang iwang mag-isa ang bata sa bahay pag ito ay blank years old na. Go. Galing. Ang galing ng pagkakadali niya ron. Pati yung tunog ng orasan eh. Galing ng pagkakaano niya ron. O nga pa yan, naglaro nga pala si Lamot sa Family Feud. Five years old? My God! 5 years old? Medyo bata-bata pa yan, pare ko. Habang si tatay nasa Family Feud, nagfi-feeling Post Malone, yung anak niyang 5 anyos, Macaulay, home alone. Kasi nga daw siya yung batang trumabaho ng 10 taon. Kaya yung anak niyang 5 taon, dapat may trabaho na ngayon. Pero hindi. Subconscious ngayon na lumitaw dala ng pagkakataon. Kasi kung susumahin yung mga tsong, 2017, 2024, 5 taon na siyang kampiyon. At yung anak na... Naalala ko na naman to. Oo nga pala. Pangalawang beses ko na kasing pinanood to. Tapos yung bilang kasi ni J-Block dito, hindi tugma sa pagiging kampiyon ni Mot. Na hindi lang kasi 5 taon na kampiyon si Mot dito eh. Tapos yung bilang niya kasi parang mali yata. Tapos yung mukha nito mas dito parang 5 taon. Yung mukha nito mas dito, para maraming lalabas na ano yun. Ano yun? Parang 5 taon na ba akong kampiyon? Ang galing nung siguro hindi rin naisip ni hindi rin siguro na ano ni J-Block 'yun. Pero kasi unang panood ko rito napansin ko rin yan, hindi lang 5 taon kampiyon si Mota, lampas na alam ko ah. Tapos inano niya ron, si mukha nito mo sino mo? Nagtaka. 'Yun personifikasyon ng pagiging irresponsible MC mo at daddy. Flip top dahilan kung bakit ka umani.
fans dumami. Pero nagawa mo pa rin iwanan yung 5 taong nagpabago ng buhay mo para lamang sa fast money. Fast money! TF! Siyempre, mas malaki binayad sa putang inang to. Pero alam mo magkano inoffer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo alam? Di mo alam? Napakita lang ako ng 70% lakas. Kinabahan na siyang baka bumagsak at mamatay. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung 6th nakalagay. Yeah. Para sa fantasy ng mga nag-aantay, para lang masabing sa pinagdamot ni Enigma na match up sila nagbigay. Salbahe! Salbahe si Jay Black dito. Galing nun. Ito na. Tinitira na ni Jay Black yung PSP. Nawala, kaso nawala ng tiwala investors mo, bay. Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. ROI! Eh yung ROI ni Akata. Ang tagal bumalik. Galing nun, galing. Ito, tinitira niya na PSP rito. ROI! Royalty! TF! Mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Enigma na buong puso tayo kinalagaan. Salbahin na talaga, salbahin na. Tinitira na si, ano, Romecta na. Romecta na ni Boss P. Kanina, PSP lang. Ito, Romecta na ni Boss P. Nakita mo yung sponsors? Siyempre, malaki bigayan. Tayo'y pinakinabangan. Kaya si Enigma ba yung nagdadamot ng match-ups? O kayo yung di kontento kahit sa patas na paraan niya kayo binabayaran. Pero napansin ko rito si Boss P, ah. Nandiyan pa rin yung pagiging professional ni Boss P na kahit siya na yung may-ari ng liga, siya yung tinitira ng tinitira, may kita mo na nagre-react pa rin siya na hindi siya apektado. Talagang pinapakita ni Boss P na okay lang, parang siguro okay lang, ay try mo kung, diba, wala tayong problema dyan. Nakikita ko yung pagiging professional ni Boss P rito. Galing. Gubatanan sa PSP. Ahon 10! Diba sinet kayo ni Sak Maestro? O ba tumatras ka sa laban? Sinungaling na, oh. Sinungaling, no? Sa laban, tingin mo wala ka nang dapat patunayan o maliit lang bigayan? Sumali ka sa PSP kasi walang record na nasa pamantayan? O baka peke ka lang talaga kaya wala ka nang dapat patunayan? Si Sixth Threat, malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos, automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo nalang sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Si Sixth Threat pa talaga yung gumedli? Mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya! Repistol. Repistol yun. Huling naghamon ng champion na Bisaya. Dito mo piniling ibigay kasi mas malaki talay. Kaso kinabahan siyang baka ikay malasin. Habang di nyo naman makikita ang tunay kong lakas kung si Enigma hindi nagtiwala sa akin. Si Pibos nagbigay ng sasakyan. Kay Enigma galing yung gasolina. Siya nagbabayad ng kuryente mo habang kay Enigma galing yung bumbilya. Binibilhan ka niya lang sapatos ka mo? Si Enigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo. Ultimo utang na loob na wala sa'yo. Sakit nun, ah. Sakit yun. Tinabi. Tangina, ramdaman din ni Tomas, oh. Gumiwi, eh.
No? Pinesto pa eh. Dito ka, dito ka. Tatargeting kita. Salbahay si Jay Black dito. Prado na yung chance na manalo. Doon lang siya lumalaban. Bilang kampiyon, hindi lang brand mo ang dapat mong inaalagaan. Undefeated sa unpredictable, di nyo makakailayan. Kaso iba yung di inaasahan sa hindi maaasahan. Ibang-iba yung body language ni ano rito, ni Jay Black. Talagang minamama niya si Mot dito. Lahat, yung pinesto niya si Mot ng ganun, pukin ang ina. Iba yung ano, kumpiyansa ni Jay Black dito. Body bag! Body bag! Body bag, oh! Putang ina, di ba? Talagang ano ni Jay Black yung tao eh. Talagang pinaparamdam niya sa tao na kulata, di ba? Isa rin kasi yun eh. Isa yun sa mga pang ano mo rin na dapat buo talaga yung loob mo na tangina mo, yari ka sa akin. Parang dudurugin ko to. Isa to siguro sa nagsasabi na kaya sobrang lakas nung live. Isa rin siguro to itong ginagawa ni Jay Black na perform na ganito. Kung bakit sinasabi nila na panalo si Jay Black sa live. Sabi nila panalo si Jay Black sa live. Siguro ito dahil sa ginagawa niyang likot sa stage. Yung mga body language niya, ang galing nun. Body bag, man! Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban. Dahil ang baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan. Galing nun. Baluting walang gasgas. Sunod-sunod yung punchline ni Jay Black dito. Parang, ano ah, parang puro two-liner to ah. Tumatanggi sa laban to kasi iniingatan mo pangalan mo habang tumatanggi naman ako kapag mahina yung kalaban ko. Kaya matik na yung galawan mo. Deserve nila yung truth, man. Consistent pa talaga yung performance mo o sadyang wala lang ding improvement. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Patunay ngang daig ng masipag ang tao na talentado. Kasi lahat kaya manalo. At ako ang patunay niyang kaso. Lahat kaya manalo, pero di lahat kaya matalo. Lakas! Lakas nung panapos niya. All three. Itong round 3. Lakas na itong round 3. Lalo nung... Pero kasi, parang yung umpisa kasi ng round 3 ni Jay Black, parang PSP kasi yung binabanata niya ron eh. Pero ang lakas pa rin nun. Dahil na, kumbaga, naiko-connect niya ron kay Mot na si Mot nagiging tau-tauhan ni Boss P. Pero kung aani mo siya ng buong round 3, yung kabuuan ng round 3, parang pumasok na tira kay Tomas nung eto na, nung kalahati na. Pero nung mga unang, yung binabaybay niya yung umpisa ng round 3 niya, parang tinitira niya kasi PSP. Pero ang lakas ng mga ginamit niyang angulo doon, nung paggamit niya ron, ang lakas noon. Kaya yung mga tao, makikita niyo, nagwawala talaga. Kasi syempre, puta, binabanata niya na ng parehas eh, si Mot tsaka yung PSP. Pero sobrang galing nung pagkaagawa niya. Pero yung direktang tira niya kay Mot, doon na nagumpisa sa pangalahati. Kalahati ng round 3, pero ang lakas noon, galing ni Jay Black doon. Mas malakas to kaysa sa round 2 niya kanina. Pero yung round 2 niya kasi kanina, puro direkta kay Mot yun eh. Yun lang, yung napansin ko lang yung kanina yung sa maling bilang, yung sa fast money. Pero ang galing, galing nun. Mahinga natin round 3 ni Mot. Round 3! Round 3, Mot, let's go! Nagwawala ng mga tao.
sa akin si Sixth Street. Kita nyo namang galit to. O sige, Boss Pib, susunod na event, iset mo. Di ba? Inamo na. Iset mo. Congrats sa huli mong laban. Ang lakas mo nung ahon. Angas, biglang pinalagan yung matagal nang humahamon. Nahulaan mo mga banat, advance yung sulat mo, idol. Sa madaling salita, pinaghandaan mo muna, tsaka ka pumatol. Mm. Oo, yung pistol, di tumama, yung mga setup na ruin. Galing ba naman sa sunod-sunod na laban, daming gana patungkulin. Mm. Sa batang kiyapo, napasama, dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalo't galing sa shooting. Mm. Lakas nun! Ang ganda nun. Ubus na yung bala kasi galing sa shooting, galing sa taping. Tapos sunod-sunod nga naman yung laban ni Pistol nun. Magmula nag-champion siya ng isa buhay, sumunod niyang nakalaban is si Akata. Pero kay Akata, grabing Pistol yun. Kita nyo naman, napakagaling ni Pistol dun. Tapos nag-sendlock pa siya. Tapos tsaka siya nag-J-block. Tapos may batang kiyapo pa siya. Na yun, galing nun. Na pag-connect-connect ni Tomas dun sa taping tsaka sa shooting. Naubusan na ng bala. Tsaka maraming trabaho. Tsaka mo hinamon. Ang galing nun. Hindi lang masyadong inano, pero ang lakas nung linya na nun. Ang lakas. Ano yun? Sobrang ganda nung linya na yun. Yung gumamit ng drama. Kesyo busy sa anak, busy sa asawa, tas sumusulat na aba. Nagugulan talaga. Yung akala nyong nagpapakamagulang, nanggugulang na pala. Mm. Ang lalakas nung linya. Malakas yung linya na yun. Tinutulugan lang talaga. Tsaka, si Mot pala nga nakasilip noon kay J-Block. Yun dun sa pagsilip na yun sa Facebook. Kasi si J-Block ngayon, natutok siya sa family. Anong galing? Ang galing nun. Sabay banat ng, hindi ako malakas. Walang estilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sos. Mukhang iiyak para sa simpatsya. Gamit kasiraan niya at plus. Pwes baliwala mga sigaw. Kung sa sarili mo, ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga plus mo sa round para sa round of applause. Tang inang galing. Ginamit mo yung mga kahinaan mo para sa palakpakan, no? Galing nung ano na yun. Ton, lakas, hindi to tinulugan. Lakas nun silip na yun. Bigyan nyo ako ng katotohanan na yung mukha ni Mot dito. Ang inalakas mga seryo. Hindi ko patanggap, Dame. Imbis mag-improve, ikaw pa nag-prove ng kahinaan mo, aneng. Ano yan, yung angulo, pinapapurol? Ulol, malabo ka diyang tumalim. Kasi prevention is better than cure. Yan ang masalamin. Inuunahan mo lang yung sakit. Halatang takot ka magpagaling. Pero ang mas malala, inakusahan niya yung 3GS na nagmamanipula ng laban. 3GS na. 3GS na to, ah. Pagkakas natin. Kesyo nabubulungan yung mga judges o sila-sila lang din naghihiyawan. Samantalang, nung isa buhay ran mo nung quarantine, di ba puro 3GS lang din mga huradong nakasalang? Eh di parang siniwalat mo lang din yung dayaan na ikaw mismo na kinabang. Tang ina. Oo nga, no? Puro 3GS nga hurado nun nung quarantine. Kung kailan nag-champion si J-Block na halos puro present sa mga battle noon, puro 3GS. So nga, ang gandang silip noon. Parang sinabi mong ikaw yung nakinabang dun sa sinisiraan mo. Eto, ha, ano lang, tawag dito, hindi porque 3GS ako, inaano ko to, ha. Pero kasi alam halos lahat ng battle MC na nasa loob ng flip top,
lahat ng Battle MC na nasa loob ng flip top, alam nilang walang lutuan sa flip top. Walang lutuan. Na sinasabi nila na kami, kasi mga 3G. Minsan may mga nababasa ko na, bias! Nanalo kasi binoto ng 3GS, tapos wala naman 3GS na hurado. Hindi ko pinagtatanggol yung 3GS ha. Parang inaano ko lang, eto yung pinaka sa loob ng flip top. Hindi hinahayaan ni Arik yan. Hindi hinahayaan ni Arik na magkaroon ng lutuan sa flip top. Dahil alam niyang masisira. Siya unang masisira. Lalo't pag hinayaan niya yung ganun. Na hindi naman totoo dahil hindi naman lagi 3GS ang judges. Siguro nung quarantine, nagkataon lang. Pero katulad nga niya, ang gandang silip no na sinisiraan mo na ikaw mismo yung nakinabang dun sa sinisiraan mo. Gandang silip nun. Pero yung mga nagsasabi na luto, bias 3GS, okay lang yun. Kung yun po yung tingin nyo sa nangyayari, okay lang yun. Opinion yun, komento nyo yun. Pero sa loob ng flip top, wala talagang ganun. Pero ano yan eh, hindi kasi natin mapiplease lahat ng tao na maniwala dun sa totoo. Siyempre, may kanya-kanya tayong paniniwala. Kung yun yung paniniwala nyo, nire-respeto ko yun. Pero eto, balik tayo dito. Sobrang ganda nun na nagkampiyon ka dahil dun sa mga sinisiraan mo. Na ikaw mismo na kinabang. Ang ganda nun. Gandang linya nun. Sa'yo na mismo nang galing. Suplado mga uprising. 3GS lang namamansin. Oh, paano mo de-deny? Mga nakapanood pa mismo makakapag-testify. Gumawa ng allegations, nagmukhang heavy lines. Pero nang betray si Bay, anong nag-backfire yung pistol? Baka friendly fire? Tangina yung mga linya na yun ni Tomas. Ang lalakas nun. Hindi ko ano ah. Na-absorb ko lang siguro talaga dahil syempre 3GS ako. Tsaka tropa rin talaga namin to si J Black. Kaibigan ko yan si J Black. Wala kaming shit niyan. Pero di, pinapalabas kasi ni Mot dito na sinisira mo yung 3GS na maayos makisama sa'yo. Sa akin kasi ano nun eh. Sa akin ang lakas nun. Dahil 3GS ako syempre. Pero no shit kami yan ni J Black. Tropa kami yan. Pero ang lakas kasi nung linya na nun. Linya na yun eh. Para sa akin. O siguro kasi syempre eh. Hindi naman 3GS mga nanonood. Apektado si Jonas ang puta. Kaya tuloy. Ano, snitch, masarap ba yung palakpak? Well, that's business. Talagang makukuha mo yung ingay kapag may chismes. Napasigaw mo tagahanga, but not speechless. Kasi desperado na sumikat, nagpaka-star witness. Sikat, star. Usapan ay weakness kung tutuusin, lugi pa nga ako. Kasi ako yung laging di nagpapadaig sa pandinig nila at rato. Kaya magkamali lang ng katiting, ang dami agad dismayado. Samantalang ikaw, lakas agad ng dating kahit di naman gaano. Makita lang nila na di ka nagpa-agrabyado. Kaya magkaiba tayo. Ikaw yung nagiging mahusay lang sa paningin kasi di inaasahan sa panalo. Habang ako... Ang ina... Ganda nun. Malaking obligasyon nga naman kay Mot yung pagiging undefeated niya sa flip top. Malaking obligasyon yun na kailangan lagi kang manalo, lagi mong galingan dahil iba yung expectation sa'yo ng tao. Ganda nun paliwanag na yun ni Mot na binabato niya kay J Black na ikaw kasi ganyan ka eh. Ako, ganito ko. Kumbaga, ikaw kasi wala kang masyadong iniingatan. Kaya pag may pinakita kang maganda, sobrang, kung may pinakita kang simple lang, napakalakas na sa kanila. Ako, kailangan dapat lagi akong malakas kasi meron akong iniingatan. Mabigat na obligasyon kasi yung pagiging undefeated. Alam nyo yan. Ganda nun, ganda ng silip na yun. Habang ako, nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. Kung ganun, bahala ng mainip yung mga puro antay. Isa pa rin to sa mga pauuwiin kong lumulupay-pay.
Nakita ko lang din na malabo tong kumantay. Kalaban lang nababasa mo ako, pati sumusubaybay. At last, yung pagbabasa mong gimmick, halatang di pinag-aralan. Kasi kung di mo nga kayang magbasa ng tahimik, hindi ka pang silid-aklatan. Tang ina. Dem, lakas! Ina, sakit nga sa ulo ng mga judges to. Parehas malakas. Sakit nga sa ulo na ito. Ang lakas ng mga round, ng mga linya ni Imot eh. Ang lakas ng mga linya niya eh. Tinutulugan lang din talaga eh. Sakit nga sa ulo na ito. Kaya lagi sinasabi ni Enigma sa inyo, iba pa rin sa live. Kasi iba sa live, iba sa video eh. Dito kasi sa live, pakiramdam ko sobrang lakas ni J-Block dito dahil yung kung paano niya ginagamit yung stage, kung paano siya magpapakawalangya dito sa stage, yun yung presensyang nahigup ng mga nandito sa live. Na pagdating naman sa video, yung sulat naman ni Mot, sobrang lakas na mga anggulong ginamit niya na hindi pagasgas kay J-Block. Kaya siguro, kaya talaga nahirapan din mga judges dito, kaya siguro nagkaroon ng ganon, nagkaroon ng veto. Dahil, yun nga, iba talaga sa live, iba sa video. Yun! Sakit sa ulo! Parehas magaling, parehas kampiyon, parehas may napatunayan, pero iba pa rin talaga kapag live tsaka video. Yun, parehas solid eh. Hindi mo masabi kung sino panalo talaga eh. Pero para sa atin, panalo tayong lahat. Manalo tayong lahat doon. Yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga susunod. Comment lang kayo kung ano yung gusto nyong i-video reaction ko. Comment lang kayo dito mga pare ko. Maraming salamat lagi sa walang sawang pagsuporta at panonood. At yun, hanggang sa muli. Peace out.